Napakaganda po ng akin. Dahil hindi ko po nakalala
immigration officer, kundi binigay lang yung form, and then pinangatap ko na, ginalik na ko yung ano, and then sa pagbayad na ko, hanggang sa nakikita ko agad-agad. Kaya salamat po, Diyos. At isa pa po, yung alaga ko na nag-aaral ko ng mga, yung 2.5 years, hindi ko siya kalakala, nung bigla ko siyang nagising ko ako nung Friday morning, ginising ko ako ng amo ko, kinatok na ilang beses, mga past 5 pa lang po ng umaga. And then, ito, nangagawa pa lang, parang gano'n. Pero tinignan ko yung phone, yung time, 5:10 pa lang po. And then, wala akong ibang gawin, kundi ang bumangon at pumunta, bumaba po. At sabi rin ng amo ko, sick daw ang alaga ko. And then, Lord, ano nangyari ka? Katapos na ako sa parto nila, yung nga po pala, nagsusuka ang aking alaga. Kaya, pinalitan ko yung bedsheets nila na talagang basang-basa ko yung ano, ano na po sila, yun na po. Kaya sabi ko na lang sir ko, pupunta kami ng hospital mamaya-maya, kaya paanak-anak kay sa panganay, dali mo siya sa school, ganito-ganito. Okay sir, kapag gano'n. Ganun sa, tinanong naman ko kung ano yung pinakain ko, wala naman akong maalala na pinakain ng iba, kundi yung biscuit lang. Then sinabi ko, talaga sa kay Pete, sabi nga lang. Ngayon sa dinala ko siya nila sa hospital. And then po, nung paalis na kami ng panganay, dadalhin ko siya sa school. Yun yun po, dumating naman si sir na siya na ang maghahatid sa school at ako ay pumunta sa, pinapunta sa hospital. At yun po, talagang yung nalaga po yun, kung pagkapasok ko sa kwarto niya, yakap-yakap na ako eh, hindi na ako ano. Pero parang ang taga kami hindi nakita, pero hindi nga ako dapat na ano. And then yun po, nalagaan ko siya hanggang sa nagpalitan kami ni ma'am dahil may trabaho siya. At yun po, pinauwi ako ni ma'am kahapon din mga past 6 na po siya nag-chat. And then umuwi na ako, po iniwan si baby walang kasama. At sinahabi din sa nurse. And then po, pag-uwi ko sa bahay, yun na po. And then umuwi si ma'am. Pumunta sa hospital ko pala. And then nung tulog na ako, pinahipahinga na ako ni sir dahil nakalakad na ako kanina. And then pag isip ko kanina ng umaga, nandun na yung mga gamit ni baby, yung shampoo niya. At talagang tinanong ko kung talagang siya, buhi na ako siya. Yung shoes niya nandun na sa harapan ng pintuan. Kaya salamat sa Diyos na ka-uwi ko siya ang mga gamit. Isa na anong gawin? At isa pa pa ho, yung mga simulit. Yung pamangkin ko po, salamat po sa mga nagbigay ko ng panalangin ko para sa aking pamangkin dahil successful po ang kanyang operation sa gabi. Amen. Po kanina po ang alam ng operation pero tinatok ko siya kahapon na sa hospital ako. Tinatok ko siya kung anong oras ang operation niya ngayon. Sana kanina umaga pero sabi niya na walang oras. Nag-chat po ang ating kapatid sa group chat na 10 o'clock daw po kagabi. Kaya yun po ang hinihingi kong oras sa mga kasamahan ko. Kaya salamat po sa Diyos. Salamat din sa inyo mga kapatid na nag-alay ko ng panalangin para po sa aking kamangkin. Amen! Amen! Thank you.